may option ho naman yung public servant, yung kapulisan o yung mga nurses sa public hospitals to resign their position. Secondly, kung meron naman talagang matinding rason kung bakit hindi sila makapag-duty, it cannot be taken against them. Mm-hmm. Pero yung deployment ho ng mga nurses, malinaw ho naman that travel can be restricted dahil nang nabanggit ko kanina under Article 3, Section 6, in the interest of national security, public health, or public safety. Eh yung public safety, yun ho yung safety ng tao. So kung yung pupuntahan talaga niya, lubhang delikado, may gera, o kaya talagang hotspot ng COVID, maari siguro. Pero yung pangkalahatang ban of health workers going abroad, kinakailang ipakita ng gobyerno na wala nang matitira dito sa bansa. Pero sa ngayon, ang statistics, marami pa rin mo namang nurses, mga health workers, ang hindi pa employed, unemployed. So tama lang na maghanap sila ng trabaho abroad. So medyo malabo yung general na hindi kayo pwedeng umalis. Mm-hmm. There are other ways by which we can address or government can address the need for health workers. Kasi marami ho pa namang tambay o hindi pa na-engage. Eh, itong mga umaalis, ito ho yung may kontrata na eh. They will be breaking their contract. As a matter of fact, maari din hong i-object yan on the principle of you cannot enact laws that will compel the individuals to break their contract.